Hi guys, welcome back to my channel. So, may bagong video na naman tayo. And guess what? Babalik si Ma'am Shiba na with a new topic. So, maraming nagtatanong sa akin on how I got back in shape after pregnancy or after giving birth. Bale, naswertehan ko lang kasi nung buntis pa lang ako, hindi talaga ako tabain or hindi talaga ako mataba ever since. For the first and second trimester ng baby, as in talaga na, I did a strict diet. As in talaga na, rare akong kumakain ng mga bawal. Rare akong kumain ng mga junk food. Rare akong kumain ng mga unhealthy food. Usually yung mga kinakain ko talaga yung mga prutas, gulay, ganon. Hihilig-hilig ko, ganon. Pero nagki-crave din ako mga sweets nun, pero konti lang. Nagki-crave din ako ng mga malamig nun, pero hindi talaga. As in sip lang ako nun. Talagang pinurso ko ang mag-healthy diet nung pinagbubuntis ko yung baby ko. For the third trimester, doon na ako nag-cheat nun. Kasi sabi nila sa akin, pag nanganak ka na, hindi mo kailangan uminom ng malamig, hindi mo kailangan kumain ng mga bawal sa'yo, di ba? Kaya, as much as possible, kay third trimester mo na, doon mo na lahat kainin ang gusto mong kainin. Kaya nun, kumain ako ng burger, tapos kumain ako ng pizza, kung ano-ano, tapos nag-milk tea pa ako, and halos everyday ako uminom ng malamig, ganun. May mga nagtatanong sa akin kung paano ginawa ko, pero naswertehan ko kasi na hereditary to, or nasa genes namin, hindi talaga kami tabain. Pero sa mga mamis na nagtatanong, you can get back in shape, just don't stress yourself. And disclaimer lang, mommies, I'm not an expert. I'm not an expert to anything. I'm just sharing my thoughts and ideas na na-acquire ko while reading this topic. So, mga 6 ways on how to get back in shape. Keep on watching. Mga tumang English kasi I am very fond of reading articles. I'm very fond of reading novels, ganun. And kapag may mga topics na about motherhood or about parenting na nakikita ko sa online, I make it to the point na I read it. Tapos, talagang ninonote ko sila. Kahit ano lang, mga keywords lang, ganyan, or mga words na kakaiba. Yun. So, first on my list is allow your body to recuperate. Recuperate or to repair, ganun. Parang yun yung synonyms ng recuperate. Kasi after giving birth, you cannot pinpoint yung mga sakit, yung mga pagod na naramdaman mo after giving birth, di ba? Yung ilang oras kang naglabor, ilang buwan mo siya kinakarga, tapos mga mixed emotions, eh, hindi mo talaga ma-identify yung mga nararamdaman mo after giving birth. You cannot work out naman after giving birth agad-agad kapag hindi pa nare-repair yung katawan mo. Ay, gaya sa akin, kasi CS ako, so mas mahaba yung recovery period mo compared sa mga normal, nag-normal delivery. As much as possible, kasi sabi nila sa akin, you cannot carry heavier things than your baby. So kapag mas mabigat yung bagay na yun kaysa sa baby mo, dapat hindi mo siya kinakarga, hindi mo siya dapat binubuhat. Kasi mas maganda, mas mainam din na naka-repair yung katawan natin. When we enter exercise, you must enjoy yung new little person sa buhay mo. So, huwag mong istresin yung sarili mo na apanggin, you need to get back in shape asap na. No, you need to enjoy that moment dahil nga mother ka na. You need to enjoy that new person sa buhay mo. Allow your body to have enough time to repair itself and to restore its normal processes. Diba? Sa lahat ng bagay, it takes time and patience. Second tip that I can give you to get back in shape is get up and move. Meaning nun, you get up and move, literal. Naalala ko yung sinabi sa akin ng doktor ko nun. Kasi di ba CS ka, tapos kasi first time ko na, as in talaga na tinanong ko nun, hindi ko ba talaga kayang inormal to? Sabi ko sa doktor, 9 hours akong naglabor and unfortunately, hindi talaga bumaba si baby and the best way that they can do is to i-CS na lang ako. Minsan nun, kapag walang anesthesia, masakit kasi, as sabi ko sa asawa ko, tawagin mo yung nurse, kailangan ko na magpaturok ng anesthesia kasi masakit talaga siya. Kasi siguro mga third day ko na doon sa hospital and hindi ko pa kayang bumangon. Hindi ko pa kayang umupo. Tapos ang sabi niya sa akin, kapag hindi ko kayang buhatin yung sarili kong pumunta sa CR para umihi, hindi ako pwedeng lumabas sa ospital. Parang ganun din lang din. Kasi after giving birth,
syempre, kailangan natin ng enough time para i-repair yung katawan na. So, after nun, you need to get up and move. Kailangan mo din ng little movements para magising yung katawang lupa mo, ganun. Like, short walks, ganun, or mag-dance ka, mag-zumba ka, anything na pwedeng pagpawisan ka. Okay na yun. So, you get up and move. So, ito yung isa sa pinaka-effective para mag-lose ka ng weight. Kasi ako, nag-lose ako ng weight nung nag-breastfeed ako. Kasi yun nga, diba? Mapapansin ko ha, kapag madami yung kain ko, mas marami yung gatas ko, tapos mas maraming nakukuha kong gatas, and 10 minutes noon, magugutom na naman ako ulit. So, ang katawan natin, kapag nag-breastfeed tayo, it can burn up to 800 calories per day. This is according to research, ha? And if you are breastfeeding, you need an extra 500 calories a day. Don't settle sa mga empty calorie foods natin, yung mga soda, mga junk foods natin, mga chips, mga sugar sweets. I am very, very guilty kasi alam, sweet tooth. Kasi mahilig ako sa mga tatamis. So, kapag nag-stop tayo sa breastfeeding, mag-decrease yung needs natin ng calorie. Ay, pero marami nagtatanong sa akin kung bakit breastfeeding naman sila, pero parang hindi sila pumapayat, ganyan. Parang tumataba naman sila. Di ba, mamis, kapag breastfeeding ka, after you breastfeed, nagugutom ka na naman. And some mamis talaga na rason nila yung pag-breastfeed nila to eat more. You can eat more to have extra calories for breastfeeding alone. Pag nasobra ka nun, syempre, tataba mo na yun, mamis. So, as much as possible, kumain ka sa mga nutrient-rich na meals natin and strict diet, di ba? Lalo yung mga protein-rich na meals natin kasi mas marami yung healthy fat niya sa breastfeed, di ba? Isang tip din. Fourth on my list is get plenty of rest. So, yun nga, as a mommy, sa akin as a first time mom, you cannot blame a mother na maging Wonder Woman a day or maging Wonder Woman all the time. There are million things on plate every day. So, in short, marami tayong hinahin every day. Every day, iba yung gusto nating gawin. Every day, iba yung gusto nating i-overcome. Every day, gusto nating maging productive. Aminado tayo kasi ganyan ako. To the point na, kagaya ko, gusto ko kasi palagi yung araw ko, yung oras ko, I make it so productive. To the point na nag-multitask ka, to the point na ginagawa mo lahat, and you forget yourself to rest, or you forget yourself to relax. Kasi kagaya ko, diba? Sa office namin, parang hindi nagiging productive yung araw ko kapag hindi ako napagod, kapag hindi ako na-stress, parang hindi ako nakaka-face ng isang circumstance na i-enhance yung abilidad ko, parang ganun. Kasi everyday, everyday, naghahanap ako ng gusto kong gawin. Ayoko nagtutunganga lang. Tapos nagre-reklamo ako within the day, yung bakit ako napapagod, kasalanan ko din naman. So, every mother should consider na you take your rest din. You cannot fulfill naman yung the best of yourself kapag hindi ka naka-rest ng maigi. Minsan kasi, di ba, kapag natutulog si baby, doon natin ginagawa yung mga gawain natin, yung mga dapat natin gawin. Nakakalimutan natin matulog kahit sa gabi, di ba? Instead na natutulog ka, nanonood ka pa ng Netflix o nag-scroll ka pa ng Facebook, di ba? You need sleep and you need to rest for us to regain our energy kasi araw-araw nag-Wonder Woman tayo. Don't sacrifice sleep to exercise. Fifth on my list is you establish an eating philosophy. You need to make a good eating habit. Ito ang ibig sabihin nito. Kapag yung sarili mo nasanay ka sa mga junk food, nasanay ka mo sa unhealthy food, it's time para sa sarili mo na isanay mo yung sarili mo sa mga healthy food na. Huwag mong biglayin yung sarili mo kasi lahat ng proseso kailangan ng time, kailangan ng patience. So, pakonti-konti lang. So, kapag ngayon, i-reduce mo yung rice mo, ganyan. So, una muna, you focus on smaller amounts. Small but frequent. Ganun yung diet dapat eh. As much as possible, huwag mong hayaan yung katawan, huwag mong hayaan yung chan mo na empty siya before ka mag-lunch or before yung heavy meal. Natutunan ko to nung da-diet pa ako. So, heavy dapat yung breakfast mo, di ba? Kasi the heaviest meal should be breakfast kasi doon natin kailangan yung mga energy natin sa buong araw. Kapag yung breakfast mo and lunch mo, within that span, dapat may tinitake ka small amounts frequently. Para pagdating ng lunch, hindi mo na kailangan kumain ng marami kasi meron ng laman dyan mo. Ito kasi yung mga misconception eh kapag nagda-diet tayo. Konti yung kakainin natin sa heavy meal, hindi natin kinakargahan yung chan natin
before yung meal, eh, nagugutom tayo. And that triggers na pumakain tayo ng mga unhealthy food, diba? Konti lang yung rice ko kanina umaga, eh, ganyan. Tapos, mamaya, magugutom ka, bibili ka ng chicheria, bibili ka ng soda, para lang mawalan yung gutom mo. In the end, nag-cheat ka na. Be sure na maglagay ka ng protein sa diet mo. You should include healthy fats like nuts and avocados, and try to have plenty of fruits and vegetables. I'm so thankful kasi mahilig ako sa mga ganun. All of it will start on yourself. So kapag disiplinado ka sa mga eating habit mo, and if you establish your eating philosophy, everything will follow. 6 on my list is you get back to a regular exercise routine. So, ibig sabihin nito, kapag na-repair na yung sarili mo, you have enough sleep na, nakakapag-establish ka na ng eating philosophy mo, it's time for you to get back to a regular exercise routine. Start a regular routine and stick with it. Diba, kapag nagpa-pump tayo, para makakuha ka ng greater output, dapat strict ka sa pumping routine mo. As much as possible, ganun din dapat kapag nag-exercise tayo. Kunwari ngayon, mag-exercise ka 15 minutes ngayon. Bukas, wala na. Third, fourth, hanggang wala na. Kag nakalimutan mo na. Dapat strict ka din sa schedule mo kung paano ka mag-exercise. So, as a mother, talaga nung very, very recommended sa atin sa mga cardio exercise, mga short walks, or mga short run. So, kapag wala kang time to go outdoors, kasi bawal ngayon, pwede ka naman mag-zumba sa bahay nyo. As long as na may routine ka every week, that's good enough. Kasi yung sasabi nila, di ba, sa gym, small progress is still a progress. Mas maganda yung pakonte-konte na everyday may nagbabago kaysa walang pagbabago. Di ba? May natutunan kayo sa akin. Remember that we need to be patient and embrace the challenges of getting back in shape. Kasi hindi lahat sa isang iglap babalik ang dating shape natin. Hindi isang iglap papayat ka. Hindi isang iglap magkaka-abs ka. It takes time para we get back in shape. Nabubulol ako. So yung mga mamis, yung mga tips that I can give you on how to get back in shape after giving birth. So yun ulitin ko. Hindi ako eksperto. Nag-share lang ako ng mga tips that I can share with you. And if you want to add some content to my YouTube channel, you are welcome to comment down below. So, yung mga mami, sapos na naman ang isang vlog. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel kasi marami pang kaabang-abang na videos. And if you are a mother, ongoing na mother, or anything in between, you are very, very welcome to join our Facebook group na Pumping Inais. And don't forget to like my Facebook page, Evane Morales Vlogs. So, see you on my next vlog, Inais! Thank you.